Magandang araw at buhay. What behaviors destroy relationships? Ano-ano nga ba yung mga pag-uugali at mga inaasal ng isang partner na nakakasira ng isang relasyon? At nang dahil dito'y gaano man kamahal ng isa't isa, ito ay nagdudulot ng pagkasira ng isang relasyon. But if you have not subscribed to my channel yet, please subscribe and click the bell button so that you will always be informed in my next videos. Number 1. Lack of attention or lack of communication skills. When one doesn't get an attention or being reciprocated by their partners, or at the very least is a failure of communication, may result to breaking a relationship. Yun bang hindi mo naman lang napapansin yung magagandang ginagawa ng iyong partner, or wala na kayong nagiging usapan man lang sa isa't isa? Wala man lang kayong mga sharing of thoughts, lalo na ngayon in our modern age. Technology is continuously advancing and couples are giving more time to their phones, gadgets, and social media than they are to each other. Nawawala na yung tamis at masasarap na bonding moments pag sila ay magkatabi na. Number 2. Neglecting to take care of your appearance. An idea to make look good to your partner is of an essence. At kung hindi mo na yan gagawin, unti-unti nang manlalamig at mawawala na ng gana ang iyong partner. Lalo na kung ang iyong partner ay self-focused individual who feels that self-image is an integral part on who they are. Kaya gawin mong proud ang iyong partner sa looks mo. Number 3. Being financially irresponsible. Do not be wasteful of cash. Walang puntirya sa paggastos. Hindi dapat yon. Remember that partners are team. Pinag-uusapan at pinagkakasunduan ang mga gastusin. Kailangan may common decision at hindi isa lang ang masusunod. Doing so will make a more secured relationship. Number 4. Acting like you are single. This is one of the parts of disrespecting your partner. Do not act like you are not in a relationship. Keep in mind that you are part of a loving union and be willing to compromise. Balancing is therefore the key. Number 5. Alcohol and gambling. Hindi naman siguro lingid sa ating kalaman na ang pagiging lasinggero, pagiging sugarol ay isa sa nakakasira ng relasyon ng dalawang partners. At marami din namang mga pagkakataon na ang kaunting banding na mayroong pag-inom-inom ay nakakaganda rin ng isang relasyon. So nasa atin na kung paano natin ibabalanse ang ating mga gawain kung ito ay nahahaluan ng alcohol. Maging responsable din. Ngunit sa larangan ng pagsusugal, ay wala talaga itong magandang maiidulot sa isang relasyon. Number 6. Showing lack of affection. As partner, you should show care, holding hands, kisses, cuddles, and of course, physical intimacy. Because without this, your partner will feel less important. Number 7. Excessive criticism and nagging. Negative criticism and nagging can bring on everyone's nerve. Kaya huwag naman laging iyon lang mga kamalian ng iyong partner ang iyong nakikita. Bunga nga dito, bunga nga doon, hindi nakakadulot. Pangunawa, respeto, at syempre, yung pagmamahal na pagtrato sa iyong partner ang isang very healthy at napakalusog na dapat ginagawa natin. I-appreciate mo naman yung mga maliliit o malalaking ginagawa ng iyong partner. At sa pamamaraang ito, magiging matatag ang inyong relasyon. Number 8. Lying at pagiging dishonest. For partners, honesty is the best policy. Kaya be trusting and truthful. And the last but not the least, not being apologetic. Why is it hard for you to say sorry? Say sorry. Isa sa pinakamahalaga at respetadong salita
na maririnig ng iyong partner sa iyo kung may nagawa kang mali. Accept when you are wrong. Humingi ng patawad. Anyway, apologies are free because lagi nating tatandaan, mutual respect is vital. So, hanggang dyan na lang muna po. Sana ay nabigyan ko uli kayo ng isang magandang paalaala at kaalaman tungkol sa kung paano magiging matatag ang isang relasyon. Simpleng-simpleng bagay lamang po. Pero napakahalaga kung gagawin natin. Ikatutuwa ng bawat isa, lalago ang pagmamahalan at baka magkakaroon ng forever. Magandang araw at buhay po uli, Pinoy Shoutouters. At laging nagpapaalaala sa inyo, masarap mabuhay kung may kaalaman, lalo na kung inspired ka. God first!